natin pumunta kay Jay kasi yung sinabi mo nga dito, Batters, kanina, yung minute 1 hanggang minute 5, iiwasan ni Jay dito na mag 4 agad si Nasasa. But unfortunately, si Nasasa dito, inapat nila agad yung pagkuha ng orange buff na yun. At bakit nagiging advantage to para sa Onic PH? Bakit, Batters? Nakikita mo, sumasama si Chang'o doon sa pag-ikot ni Sans. Para lang makuha niya. So, ibig sabihin, may isang minion wave siya na hindi nakuha na dapat mas dadalhin siya sa level 4 ng mas maaga. Kaso, Batters, alam mo, yes, nag-agree ako sa'yo. May onting advantage ng minion doon. Kaso, ayan na nga! Nakita ko na mula sa gilid eh! Si Kuya Rasi, pero may outplay mula kay Hated dito as Sasa will try to get that kill and he will, actually napunta yon kay Drian as the Chang'o. So, Batters, umiwas sa sakuna itong Onic ID sa gusto sanang gawin na early game ng Onic PH. Pero ito, naku, si Drian yung napagtripan nila dito. Pero ito ah, this is bad news for the side of Onic PH naman ngayon and the coming fights. Kasi nakuha na ni Chang'o at ni Sasa yung ni Lunox pala yung kanilang mga ultimate. So ibig sabihin, lock and loaded na dito yung Onic ID. Hindi na pwedeng basta-basta humarap si Jay. Dahil nandiyan na nga yung Meteor Shower, nandiyan na yung mga Chaos Bolts, at mukhang makakapag-free farm pa si Sans dito as the Lancelot. Mm. Pero syempre, titingnan pa rin natin si Kyrie na maganda rin naman ang naging umpisa. Oh. Level 5 na siya dito against Sans. So okay pa rin naman, hindi pa nagkakatalo. Mukhang doon magkakatalo sa baba dahil si Razi ngayon yung nagiging sagot dito kay Jay, getting iyak, no? Hindi, okay. Nakalimutan natin yung potential ng Johead din, Butters. Alam mo, ever since naman talaga eh, Johead, isa yan sa mga heroes na kailangan mo bantayan. Kumbaga parang si Lina yan eh. Oo. O Natalia. Oo. Lagi mong kailangan alamin kung nasaan yung Johead. Kailangan laging may info kung nasaan yung Johead. Pagka walang info, magtagu-tagu ka na sa likod ng tori mo. Kasi pagka ikaw nabatokan yun sa malayong lugar, huli ka. It's over. It's over. Kumbaga, ang mahirap kasi dyan, kung yung Johead, dapat lagi kang alerto. Kapag meron kang kalaban na Johead, lagi mong iisipin, nasaan yung Johead? Mm-hmm. Nasaan yung Johead? Dahil kung hindi, parang ganyan, binato si Dlar. Pero sabi dito naman, ng kampani ng Onic PH, kami naman! May tulak na magaganap dito para kay Hated. Pero ang unang mawala ay si Iyaknu dahil nasa likod ng mga Chaos Bolts. Sans, pasok dito ng kanyang ultimate advantage execution. Si Jaya matitira dito. Pero sabi ni na Sans dito, Thorn Rose out lang muna. Dalawa sa dalawa ang mangyayaring palitan ng kills para dito sa game as Team Onic ID will now secure the turtle na libre pa nga para kay Sans. O ngayon, tignan natin si Jaydon, gustong-gusto niya talaga i-contest yun, pero si Sasa doon, nag-Chaos Darken yung ginawa, napatakbo na lang si Jay kasi alam niya na if ever mag-stay siya doon within the range of the bolts, siya yung matatanggal. Correct. At mukhang nahihirapan actually si Iyaknu dito. Late game potential pa rin kasi. Kumbaga maganda man ang late game potential, pero yung early game potential niya, limited pa rin talaga. Oo, ayun ang mahirap sa isang Alice eh. No? Even though yes, may toggle na yung kanyang ultimate, but kapag na-shutdown mo siya, yung lifesteal ng kanyang blood odd, hindi rin magiging enough para mag-survive siya, lalo na't kapag wala siyang item, lalo na kung wala siyang stacks din. So yeah, Onic ID. Parang ang ginawa ng Onic ID dito, Batters, pinili nila yung lane na pwede nilang sugatan. Mm-hmm. And unfortunately for Iyaknu, siya yung naging main target. Siya yung talagang nasugatan doon sa lane. Oo. Oo. Ang ganda ng rotations na ginagawa ng Onic ID dito. Boom! Kahit si Hate dito, nakakaroon na din ng problema. Alam mo, hindi na rin makapares na si Kyrie. And this is really bad for the side of Onic PH. Technically, yung opening nila, they did not utilize it. Yung level 1 to 3 na sinasabi natin, wala sila nagamit doon. Onic PH. At delikado to. At mukhang tinutuloy-tuloy na ng Onic ID ang pag-ubos ng pag-asa ng Onic PH sa first few minutes pa lang ng laro. Wala pang 5 minuto, Butters. Nasa kanila na kagad ang napakalaking kalamang. I mean, actually, lagpas na pala. Oo. Pero parang dun pa lang sa first 5 minutes kanina na napaaga yung level 4. Pero alam mo, ang kailangan nila gawin dito, Manjin, pigilan nila yung pagdudugo ngayon. Kasi tatandaan natin, kung gusto mo makabalik dito sa game na to, kailangan hindi ka na nagbibigay ng kahit anong kill. Kasi any advantage na makukuha ng Onic dito, kukunin nila. Katulad ng nun. Paano mo mapipigilan ang pagdugo ng sugat, Butters? Ano? Ang hirap. Ban-aid. Oo, kaso nasa ng ban-aid ngayon?
Yun ang problema. Hindi natin alam kung saan nila kukunin yun. Oo. Ito pa yun eh. Kumbaga, yung sugat ng Onic PH, naghilom ng onti, pero anong nangyari? Nadapa ka ulit. So, lalong bumaon yung sugat. Mm. Onic ID ngayon, tinutuloy-tuloy na. Naku! Grabe yung setup talaga para sa Lunox. Ang ganda ng Lunox. Ni Sasa. Oo. Ang ganda ng Lunox dito, bakuha niya lang talaga yung level 4 niya. Automatic Lunox ang magdadala ng tempo ng laro mo. Eto na ba ang rebuilding ng Onic ID patungo sa dati nilang championship form? Getting revenge sa mga teams at una na nga ang Onic PH. Pero hindi pa naman tapos ang gera. Mukhang lalaban lang ang Onic PH dito. Here we go. Pasok si Kyrie na kanyang ultimate. Nakuha niya ang tatlong mga espada. Pero actually, makakuha pa rin ang bursting fireball dito. Si Hated Azdrian will go for the first kill. Damage sa output sa may normal lang. Saka nakakita ng Chang'o na numonormal. Nakuha. Pero sabi dito ni Iyaknu, it's my time to shine! Iyaknu, hindi na siya nabuhay as Sasa will secure that kill. Tatlo sa tatlo ang nangyaring palitan. And I think in a way, mas lamang pa rin doon ang Onic ID kasi habang nangyayari lahat yon, may nagpo-push nung ibang lane. Totoo. Naka-show yung ibang lane. So Onic PH dito, kailangan nila makahanap ng isang fight na hindi sila makikipag-trade ng kahit anong hero sa hero. Kailangan nila mag-stick kahit isa man lang o isa sa dalawa para makapag-push lang sila. Oo. Yun yung pinakailangan nila ngayon eh. Kailangan nila ng onting map control. Oo nga. Patterns parang ganyan, no? Yung wala silang control dito kung, dahil nga si Sans, siya pa rin yung kumukontrol doon sa mid. Mm. So ngayon, paano magagawa ng Onic yung ganong klaseng technique? Yung lima kayo dapat na magkukommit. Pero ang hirap kasi parang walang matitira sa kanila eh. Oo. Oo. Ito tandaan natin, isang mali na lang nila dito, isang mali lang nila dito, ang daming mawawala sa kanila, mawawala yung turtle. Oo. Mawawala yung mga turret nila sa outer turret. Oo. Sabi-sabihin, hindi din pwedeng padalos-dalos dito yung Onic PH. Kahit kaya naman nila ngayon, kahit gigil sila, pero mas marami lang talaga mawawala kapag sila ang natumba dito ng Onic ID. Totoo. At kilala natin yung Onic ID, napaka-disiplinado mo. Oh. It's a carry moves. Sabang si Lar naging dragon na rin dito, pero pasok si Bats. Ayun na yung Tempest of Blaze mula kay Kyrie dito. Nandito si Razzy. Pop ng kanyang ejector pero may knock-up mula kay Dlar. Si Dlar ang magiging sacrificio para sa side ng Onic PH. Sama mo na din si Iyaknu. Teka lang Dlar, samahan kita. Onic ID, even though natalo sila doon sa pagkuha ng pagong, nakuha naman sila ng dalawang tao. Onic ID, mababasag pa nila yung Torres sa mid. And eto yung sinasabi natin. Technically, right now, yung turtle na yun ay parang gold na lang for the side of Onic PH. Kumbaga, yun yung mga building blocks nila para makabawi dito sa ating laro. Ooh. But the thing is, Manjin, Onic ID dito, hindi na ka naman nila tinitigdan masyado yung ano, turtle. Oo, kasi alam nila yung kalamangan na nila. Oo, alam nila yung innate na kalamangan na meron sila 5,000 gold. Oo. Meron silang complete map control dito. They can get in and out of the base or the jungle. Wow, grabe. Rasi, inulit talaga si Kyrie dito. Kyrie, wala pa siyang pang-out dito. Jay ang magiging main tank. Nako, pasok si Iyaknu habang sinidar. Lima ganda ang nasa kupunan ng Pilipinas dito. Ang naghahabol ng tatlo. Sino pa kung na mahuli? Si Bat! Buhay pa din pero napakatagal naman patumba habang si Sans nandito din. Phantom Execution, Dark Rose. Nako, meron pa siyang makapag-dash out. Medyo ganda ng hiwalayan portion ng Onic PH. Pero nasa yung damage na output na kay Iyaknu ba? Si Sasa ang target niya. Onic PH! Getting an outplay, maniac para kay Kyrie. Ang pagbangon ng api, Manjin. Ang pagbangon ng api. Bumangon ng api. Ang pagbangon ng api is real. Pero syempre, kanina nangyari din to. Hindi pa tapos ang laban, Butters. Hindi pa tapos. Ano pero laban lang. Laban lang. Ano laban nangyari? Lang. Ano nangyari doon, Butters? Yun ba ang tinatawag dating kapit-bisig? Kapit-bisig? Tatandaan natin na meron pa rin alis na umaalagwa at gumagalaw dito para sa side ng Onic PH. Nandyan pa rin si Sabi Iyaknu. Sabi ni Iyaknu, may item ako. Easy lang kayo. Hindi nyo magagawa. Basta-basta yung mga gusto nyo gawin. Hindi kayo pwede. Eh, ginamit na nila lahat kay Alice. Oo. Sabi ni Kyrie, I got this. Hindi kayo pwede basta-basta rhymes dyan. Sabi dito ng Onic PH. I think Onic ID, na-misposition din sila eh. Parang nawala din sila sa point na, teka, lalaban ba tayo o hindi? Kasi yung Onic PH, talagang gera na dun. Yung Onic ID, nawala sila sa hulog na, teka, gera ba o back? Mm. It
ang pinili nila yung O. Kaya nangyari na wipe out sila. Oo. Kasi pagka pinili mo yung O, hindi mo alam. Hindi mo alam eh. So, ngayon, kung mangyari man ulit yun, pwede pang mabaliktad ng Onic PH yung laro. That is a fair point, Manjin. Kahit medyo magulo, it actually makes sense. Ang sinasabi naman din doon, ladies and gentlemen, is nagkaroon ng hesitation moves. Ay, ayun ang mahirap kasi doon. Para sa totoong buhay kasi, kapag nag-hesitate ka, kapag hindi mo ginawa yung bagay na gusto mo sana mangyari, buong buhay mo yung pagsisisihan. The regret is real. Oo. So, ganun yung nangyari kanina sa Onic ID. Hindi ka pwede mag-regret sa mga ganito eh. Oo. You have to go all in. Go all in. Kumbaga, sa totoong buhay, kung nanliligaw ka, sabihin mo kagad na, crush kita. Oo. Diba? Kesa yung bandang muli, malalaman mo, crush ka rin pala niya o hindi, at least, ginaw mo. Eh, nangyari kanina, nag-hesitate talaga yung Onic ID. Oo. Kumbaga, hindi ka pwede mag double layup o mag ano, alam mo yon yung mga bumabali sa ere. Oo. Nang wala namang bumabantay sa'yo. Oo. Dapat ituloy mo na lang. Ituloy mo na lang. Kasi kapag ka walang bantay, tapos binali mo pa. Hesitation move yun. Ano yun? Medyo. Oo, ano yun? Kagilid yun. Kinektos mo pa. Kinektos mo pa. Oo. Nung walang bantay. Basta guys. Delikado yung ganun. Ang lesson dun sa nangyaring team fight na yun, gawin mo na. Kesa sa bandang huli, i-regret mo pa. Oh, di ba? It rhymes. Kumbaga, hindi rin sila nalagay talaga sa pwesto doon. Pero going back into the game, Manjin, you would see na, papansinin mo yung mapa dito, nothing much has changed. Sabihin na lang natin dito na Onic ID, Onic PH, naging pantay sila. Oo. Pero alam mo kung ano nagbago? Ano yung nagbago, Bathurst? Yung confidence ng Onic PH. Kanina, nagtuturtle sila eh. Kumbaga, nagtatago sila kanina. Hindi tayo pwede mahuli. Tama. Papahuli ng buhay. Tama. Yung Onic PH ngayon, tingnan mo kung nasan sila, nandun sila sa base ng ano, nasa jungle na kalaban. Kumbaga kanina kasi, yung Onic, hindi pa sila naliligo eh. Eh ngayon na parang nakaligo na sila, ang fresh na nandating nila, willing na silang lumabas. Oh. Willing na sila makipag-date. Abang eto na nga, nag-date na nga sa laban. Ayun na si Dlar, pumasok ng kanyang dragon form. Si Razzy ang magiging palado dito with the smart missiles. Nakapag-shield pa nga siya with the ejector. Dlar, hindi tumama dito yung dragon tail. Habang ina-outplay ata ni Nasans yung dalawa, si Yakmo na sa bandang gilid. Ang unang nawala dito ay si Dlar. Habang ngayon, ang dalawang kupunan ay magiging disiplinado na lang dahil magpapak na sila. Onic PH creating space, probably taking this lord right now. Mukhang set up to para sa kanilang team. Okay. Brothers. Oo. Bakit maganda pa rin yon for both teams dito? Oo, bakit? Kahit sabihin natin na wala yung isang member ng Onic PH, si Dilar. Oo. Papasinin mo, nawalan din naman ng flicker yung Johid. Oo. Nawalan ng flicker yung Lunox. Oo. Pero, dun din naman sa other side, madami ding nawala. Nawalan ng flame shot, nawalan ng flame shot si Dlar. Execute yan, Dlar. Oo, nawalan. Flame shot eh. Oo. Tapos si Iyaknog, nagamit niya din yung player niya. Tapos, si Hilda, nagamit niya din yung kanya. Nagkaubusan talaga yan. Nagkaubusan ng resources is everything. Lagi mong tatandaan yan, Butters. Ngayon, tignan natin yung item dito, Butters. Sinong lumalaman ngayon dito? Kasi, pinag-usapan natin kanina, yung Onic ID, this is all about the late game. Oo. Pero kasi yung Onic, ang ginagawa nila nung last two team fights, Butters, hindi sila pumayag ng 5-on-5 Royal Rumble eh. Oo. May ginawa sila na yung lima, pinagkaisahan muna nila yung isa. Tapos, tsaka sila papalag. Alam mo, ang iniisip ko dito ah, kailangan lang dito ni Kyrie na mas naging consistent sa pag-damage. Ayan na naman, ako, inisa na naman! Strength in numbers! Ito ata yung gustong laban dito ng Onic PH. Habang yung Meteor Shower, inuubos yung buhay ni Iyakdo, but naman ay namumula dito, Kyrie! Swords of Revealing Light! Ako, Sasa! Si Iyakdo dito, si Sasa, ang umaasa na atang mabuhay! Ay! Tumama pa nga doon yung mga paapoy ng Bursting Fireball and Onic PH. Literal na lumalaban lang dahil tagilid sila kanina at ngayon nakakabawi na sila. Sans, sila naman ang namroblema dito. Hated, nakabantay na. Onic PH, libreng Lord Bato for the taking, Waters. Kailangan mo lang talaga pumuso. Kailangan mo lang maniwala. Onic PH, talong-talo sila kanina dun sa early game engagement sila. Oh. Pero sabi nila, laban lang Manjin. Laban lang Onic PH. Sila pa ang lumalaman ngayon. Men, sabi nga ni Yugi, kung nanonood ka na Yu-Gi-Oh, trust in the art of the cards, Joey. Sabi nga ni San Goku, ibigay nyo sa akin ang energy ball. At mukhang binibigay na ng mga fans dito ang energy ball para sa Onic PH. Ngayon, Onic ID, sila naman yung nangangailangan ng energy ball. Pero tatandaan mo, hindi pwede kumanta dito si Britney Spears.
yung oops, I did it again. Pagka kumanta yung Onic PH ng ganun, delikado na naman sila kasi kanina, ganito din yung nangyari. Kumbaga dapat iwas asim moves na sila. Iwas asim moves. Oo. Kaso, tignan natin, dahil yung Lord ay papasok na dito sa gitna, Sans, ngayon po, napakasakit ang bursting fireball. Oh, no, diba? Parang si Rekka. Parang play mo, Rekka, ang galaw. Oh. Oh. Naku po, Jay, no, papasok no, no, na yun. Ay, yung Lord, sumegway. Sumegway, biglang liko. Sabi ni Razzy dito, targetin natin si Dlar, pero hindi niya mauli si Dlar ng kanyang ejector dahil naging dragon si Dlar. So, Team Onic ID, defending their base right now, Onic PH, hoping for survival dito. Butters, unti-unti na nilang nalalasap ang game 3. Grabe si Iyakto, sobrang advanced, nag-ultimate agad. Habang wala pang ina-attacking kalaban. Pero mukhang eto na nga, kinulo na sila ni Razzy. Nahirapan na si Razzy dito. Wala na silang mahuli, Butters. Okay. Yung Onic ID, ang daming ginagawa ni Razzy dito ng mga initiating plays. Pero wala, walang mahuli. Kailangan hihiwalay ng Onic PH dito yung mga members nila. Kailangan may dalawang lane na nagpo-push para kahit papano si Chang'o dito sa isang lane niya lang mabato yung Meteor Shower. Kumbaga kasi, yung wave clear na pinapakita dito ng dalawang team malakas eh. May Lancelot ka, meron kang Chang'o. Oo. Sabi sabihin, hindi magiging madali para sa Onic PH pa rin mag-push kahit sa nasa kanila yung kalamangan ngayon. Totoo. Sabi sabihin, paano mo nga ba i-deal with yan? Hiwalayin mo yung pag-push mo para isang lane lang yung mapili niya. Ang ibig mo sabihin dito, dapat matuto sila mag-multitask. Multitask. Tama. Oo. Tama yan. Yan. Ganun na. Ganun yan. Kumbaga, Butters, yung mga tropa mo na Kaso may Johid din eh. Naku, paano makakapag-multitask? Lahat sila nandito sa taas. Razzy dito with initiation. Napakagandang dragon mula kay Dlar. Brilliance para kay Sasa dito. Meteor Shower. Si Heated ang tinatarget. Joke lang pala dahil si Iyakto yun. Sans, nag-aabol na ngayon. He wants to go for the Phantom Execution. Tignan natin kung itutuloy niya ba. Flowing Blood out para kay Iyakto. Mambalicious Mamba out para sa Onic PH. Onic ID still defending their tower. Buhay pa din. 52,000 gold para sa ID. 59 naman para sa Onic. Lamang ang ID sa kills. Pero PH right now hoping to end this game. Alam mo, kailangan nila ma-end tong game na to para madala nila tayo sa game number 3. Onic ID dito, remember, they are at match point. Kung nakikita nyo yung umiilaw sa tabi ng pangalan nila, yan yung unang panalo nila. Kapag kayan, umiilaw pa ng isa pang beses. Panalo na talaga panalo yun. Panalo na talaga sila. Oh. But still, Onic PH dito, they have a great chance to taking this into a game number 3. Onic PH, ang tanong, paano nila dadalhin yung sarili nila doon? Eto nga yun, Butters, eh. Alam mo, kung yung Onic PH ang kailangan nila dito, multitask, sa tingin ko, sa Onic ID, kailangan naman nila dito, focus on the task. Oo. Kasi, bawal mag-iwayo. Maganda yung mga kasabihan mo, ha? Maganda ang kasabihan ko, bawal mag-iwayo-walay ngayon dito yung Onic ID, eh. Kasi ang mangyayari dito, pag nag-iwayo-walayan portion sila, masi-split push sila dito ni Kyrie. Eh, alam mo naman ng Ling, isa yan sa mga, mga usong hero mag-split push, eh. Oo, alam mo, eh, ito sa mga pinaka-weirdong game na nakas natin eh, no? Parehong Onic. Pero, piling ko kung sino manalo dito, Onic ka manalo. Onic ka mananalo dito. Totoo. Kahit anong mangyari. Oh, so bansa ang pinag-uusaman dito, Butters. Oh, bansa. It's PH versus ID. Parehong naman silang Onic eh. Oo nga. Pero syempre, alam mo naman, meron nga tayong tinatawag na the fighting pride of your country. Oo. So, let's see. Dahil tamo si Iyakto, sobrang advanced. Biruin mo, bago palang lumabas yung Flowing Blood, bago lumabas yung orb, nakapindot na kagad siya doon sa ultimate. Alam mo, ang sinasabi niya lang doon, ayoko kasi ma-stun. Ah, oo. Para easy ano kagad, easy lifesteal, easy spell. Kasi isipin mo, kung makita ka nila agad na dumating yung Flowing Blood doon, ibig sabihin, handa na yung... Ay, aray ko, babe! Ito, hindi na napagandaan. Hindi napagandaan ang ID. Nako, na-late ata, latecomers ang dating! Oh my God! Para silang mga polis ng mga 90s movies! Oo. Yung nagkabugbuga na sina Babalu, nagkabugbuga na sina Dolphy, tsaka lang biglang dumating para doon sa credits. Ganun ang galawan. Ganun yung nangyari sa Onic Tatandaan ID. Tatandaan mo, usually sila lang yung tagadampot ng masasamang loob. Pero sa 90s movies yun. Sa 90s movies yun. Mga pelikula yun. Ganun yung nangyari, Butters! Kaso wala eh! Di mo din sila masisisi kasi masyadong malalim si Kuya Bats! Ay, nako. Hindi rin nila makuha dito yung Lord. Let's see, dahil si Kyrie dito, pumipesto. Tingnan natin.
Lord, ay nako, Meteor Shower. Oy, Meteor Rain. Ang ganda. Meteor Rain. Holy Stamps. Oh! Nako po, pumasok dito yung last hit ni Kyrie doon sa tower habang si Sasa ang magiging main target. Tatlo ang nawala ngayon sa Onic ID. Walang malakas sa marami. Iyakno, Flowing Blood in. It's all about the Kingslayer slaying Onic ID. At ayan na, nilalabasan na ng sticker. Go, Onic! Hindi niya alam kung nangaasar siya o pinupuri siya kasi Onic sila pa kayo, boy! Onic sila pareho, pero bet si Iyakno wala nang pakialam sa nararamdaman ng mga kalaban niya dahil tinarget niya na lahat. Winter Truncheon in. This is it, Pansit. Actually, ayun, nag-asim siya ng onte. Namatay siya, pero mukhang sacrificial play lang yun. Dahil nga, basag na yung tower. Dito, ito na, ito sa, na si Lord. Sa apat, dito na si Lord. Sirasa yung main target dito. Tumatakbo-takbo na lang. Umiikot na lang si Lord. Mukhang tatakbo si Kyrie, ako pinapa... Natigil na si Kyrie. And we're going to game number 3. Onic PH extending the series at buhay pa ang Pilipinas.